sa kasaysayan ng boxing ay may mga natatanging boksingero na gumawa ng pangalan sa buong mundo. Kalakip ng kanilang pangalan ay ang mga natatanging abilidad sa itaas ng ring. Kasama dito ang mga kakaibang galaw na kanilang pinasikat at talaga namang panghabang buhay nang nakadikit sa kanilang mga pangalan. Ang iba ay nakakabilib. Ang iba naman ay ginagawa para inisin ang kalaban. At ang iba naman ay lubhang mapaminsala. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pinakamatitinding signature moves ng mga legendary boxers na habang buhay nang tatatak sa kasaysayan ng boxing. Unahin natin kay the baddest man on the planet na si Iron Mike Tyson at ang kanyang peekaboo defense. Ito ay ang estilo sa boxing kung saan ang dalawang kamay ng boksingero ay nakapwesto sa harap ng mukha upang matakpan ang mga panga, habang ang mga braso naman ay nakadikit sa katawan. Ang estilong ito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa boxer habang siya ay nagsasagawa ng opensa. Bagamat hindi si Tyson ang unang gumamit ng estilong ito, siya naman ang naging dahilan upang maging popular ito. Ang mentor ni Tyson na si Cass D'Amato ang naging tigapagtaguyod ng teknik na ito. Si D'Amato ang gumabay at nagsilbing coach ni Tyson noong siya ay nagsisimula pa lang sa boxing. Isang taon matapos pumanaw si D'Amato, ay naging youngest heavyweight world champion si Iron Mike Tyson noong 1986. Malimit na sinasamahan ni Tyson ng bob and weave at side-to-side head movements ang peekaboo. Pagkatapos ay sasabayan niya ito ng malalakas na uppercuts at hooks. Ito naman ay tinatawag na Dempsey Roll na pinasikat ng dating heavyweight champion na si Jack Dempsey noong 1920s. Lubhang mapaminsala ang mga suntok na ito kapag tumama dahil kasama ang bigat ng katawan sa suntok. Isunod naman natin ang idolo ni Mike Tyson na si Muhammad Ali na sumikat noong 1960s at 70s at itinuturing na one of the greatest boxers sa kasaysayan. Maraming signature move si Ali sa itaas ng ring at isa rito ay ang Ali Shuffle. Kilala si Ali bilang isang showboater at alaskador sa laban. Ginagamit niya ang Ali Shuffle upang asarin ang kanyang kalaban at para ipakita na rin sa mga manonood ang kanyang pambihirang footwork. Isa pa ay ang rope-a-dope technique ni Ali kung saan siya ay sumasandal sa lubid at hinahayaan ang kalaban na sumuntok ng sumuntok hanggang sa ito ay mapagod. Nangangailangan ng technique na ito ng mataas na level ng skills, sapat na experience, mahusay na depensa at matibay na panga at katawan upang tanggapin ang mga suntok. Ginamit ni Ali ang teknik na ito sa kanyang laban kontra kay George Foreman kung saan pinagod niya muna ang katunggali at sa kanya inatake at pinabagsak sa round number 8. Nandyan din ang pamosong Phantom Punch na sumikat noong 1965 dahil sa ikalawang laban ni Muhammad Ali at Sonny Liston. Pinabagsak at tinapos ni Ali si Liston sa unang round lang ng laban. Ngunit karamihan sa mga manonood ay hindi nakita kung ano ang tumamang suntok na naging dahilan sa pagbagsak ni Liston. Dahil dito ay kinumpara ang suntok sa isang phantom na ang ibig sabihin ay multo. Naging usap-usapan rin na benta ang laban na ito. Pero kung ating susuriin at titignan ng mabuti ang slow-mo replay ng laban, isang mabilis at matulis na right counter ang tumama sa mukha ni Liston kaya ito bumagsak. Ngunit bago pa man sumikat ang heavyweight champion na si Ali, ay mas nauna nang sumikat ang isa pang heavyweight champion na si Floyd Patterson at ang kanyang Gazelle Punch noong 1950s. Ito ang uri ng suntok kung saan bahagyang yumuyuko ang isang boksingero, pagkatapos ay bahagyang lulundag papay taas upang makalikha ang katawan ng karagdagang momentum at saka magpapakawala ng isang malakas na hook. Nangangailangan ito ng matibay at malakas na lower body kagaya ng sa Gazelle upang mas malakas ang ma-generate na momentum na kinakailangan sa pagsuntok. Lubhang mapaminsala ang suntok na ito kapag tumama at kadalasan ay nayayanig o kaya ay bumabagsak ang mga tinatamaan ito. Dumako naman tayo sa mga lower weight divisions. Nandyan ang kauna-unahang middleweight world champion ng Pilipinas na si Seferino Garcia at ang kanyang nilikhang suntok na kung tawagin ay bolo punch. Nakinalaunay ginamit ng iba pang alamat ng boxing gaya ni Sugar Ray Leonard noong 1980s. Tinawag itong bolo punch dahil ang paraan ng pagbibitaw nito ay maikukumpara sa galaw ng isang taong gumagamit ng bolo habang ito ay nagpuputol ng mga pananim gaya ng tubo o sugarcane.
maihahawig ito sa isang suntok na kung saan mistulang pinaghalo ang hook at uppercut. Isang mahalagang aspeto ng bolo punch ay ang pagpapaikot ng braso ng isang boxer upang lituhin ang kalaban, kagaya ng ginagawa ni Sugar Ray Leonard. Sa ganitong paraan, ay mahihirapan ang kalaban na hulaan kung ano ang susunod na suntok, dahil maaari ding bitawan ng boxer ang kanyang kabilang kamay kung ang atensyon ng kalaban ay nasa umiikot na kamay. Pag-usapan naman natin ang isa pang boxing legend na nakalaban ni Sugar Ray Leonard. Ito'y walang iba, kundi si Thomas the Hitman Hearns. Ginagamit ni Hearns ang kanyang pambihirang reach para magbitaw ng iba't ibang klase ng jabs. Isa na nga dito ay ang tinatawag na flicker jab. Ang jab na ito ay iba sa normal na jab dahil mas mababa ang anggulong pinanggagalingan nito. Binibitawan ni Hearns ang kanyang mga jabs na parabang pinipitik niya ng mabilis ang kanyang kamay patungo sa iba't ibang anggulo. Dahil dito ay madali niyang nakokontrol ang distansya laban sa kanyang katunggali. Paraan din ito upang madali siyang makapuntos habang ang kalaban naman ay nahihirapang makalapit at makapagsagawa ng kanyang sariling opensa. Bukod sa flicker jab, nandyan din ang tinatawag na pawing jab ni Hearns na ang intensyon ay takpan ang paningin ng kalaban. Ito ang nagsisilbing setup upang makapagpakawala si Hearns ng malalakas na suntok kagaya ng kanyang chopping right. Nandyan din ang di malilimutang behind the back punch ni Roy Jones Jr. na kanyang ginamit kontra kay Glenn Kelly. Nilalagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Pagkatapos ay magpapakawala siya ng isang mabilis at malakas na suntok. Sobrang athletic nga ng isang prime Roy Jones Jr. at talaga namang nakakabilib din ito noong kanyang kabataan. At kung mayroong peek-abo defense si Mike Tyson, nandyan naman ang shoulder roll ni Floyd Mayweather Jr. Ang shoulder roll ay isang defensive technique kung saan ginagamit ng boksingero ang kanyang mga balikat para salagin at iwasan ang mga paparating na suntok. Ang lead arm o unahang braso ay kadalasang nakapwesto sa gitna ng pusod at dibdib, habang ang lead shoulder o balikat ay nakadikit sa gilid ng muka. Ang isang kamay naman ay nakapwesto sa kabilang side ng muka. Ito ay ginagamit ni Mayweather para protektahan ang kanyang sarili at para makapagsagawa ng counterpunch. Niro-roll niya ang kanyang upper body sa mga paparating na suntok upang dumulas ang mga ito at mabawasan ang impact. Sa oras na sumablay ang suntok ng kalaban, nasa perpektong posisyon pa rin siya para magbitaw ng counterpunch gamit ang kanyang backhand. Pag-usapan naman natin ang karibal ni Mayweather na walang iba kundi ang kaisa-isang 8 Division World Champion sa boxing na si Manny Pacman Pacquiao. Katulad ni Ali ay marami ring signature moves si Pacman. Isa na dito ay ang kanyang pamosong straight left na itinuturing na isa sa pinakamapaminsalang suntok sa kasaysayan ng boxing. Ginagamit ni Pacquiao ang kanyang kaliwang kamay sa iba't ibang paraan. Minsan ay inaantay niyang magbato ng left jab ang kanyang kalaban at kanya naman itong iiwasan at sasabayan ng kanyang straight left. Ang tawag dito ay split counter. Nagpapakawala rin minsan si Pacquiao ng mabilis at matulis na straight left sa mukha ng kalaban. Pagkatapos ay gagamit siya ng sidestep moves para iwasan ang paparating na pag-atake nito. Nandyan din ang kanyang jab-jab-straight-left combination, kung saan magbabato siya ng isa o dalawang jabs para iset up ang mabilis at malakas niyang straight left. Kung minsan ay hindi pa dito natatapos ang kombinasyon, dahil may mga pagkakataong sinusundan ni Pacman ng isang sneaky right hand ang kanyang straight left, marami nang nabiktima ang kombinasyong ito, gaya nila Miguel Cotto at Keith Thurman. At nabanggit na nga rin natin ang kanang kamay ni Manny. Pag-usapan na rin natin ang isa pa sa kanyang mga signature moves na kung tawagin ay Manila Ice. Matatandaan na medyo limitado pa ang paggamit ni Pacman sa kanyang kanang kamay noong siya ay nagsisimula pa lang sa boxing. Ngunit sa kamay ni Coach Freddie Roach ay mas na-develop ang mga ito, partikular na ang kanyang right hook na tinawag ni Coach Freddie na Manila Ice. Naging mas mapanganib na fighter si Manny, lalo na kapag sinasabayan niya ng right hook counter ang mga paparating na suntok ng kalaban. Isa si Ricky Hatton sa mga nakatikim ng Manila Ice nang pakawalan ni Pacquiao ang kanyang pamosong right hook roll under move na nagpasubsob sa dating kampyon.
Siyempre, kailangan din natin banggitin ang di malilimutang double punch na binitawan ni Pacquiao sa kanyang laban kontra kay Joshua Clotty. Ilan lang ang mga ito sa mga di malilimutang boxing moves ni Pacman sa loob ng kanyang mahabang karir sa boxing. Ano-ano sa mga nabanggit na signature moves ang inyong paborito? Mag-iwan lang kayo ng comment sa ating comment section. At kung nagustuhan nyo ang videong ito, gagawa pa tayo ng mga videos upang talakayin ang iba't ibang signature moves sa boxing na hindi nakasama dito. Kaya't kung di ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ating ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!